Amin at ngayon din sa ating kapanayaan. Subalit dito naging handang upang ipagpatuloy ang mga naunang kaugnayan at kultura, lalo na ng mga kordilyera. Sa kabila ng modernong pamamaraan ng pamumuhay sa panahon ito, kahit iba-ibang tao ang nakakasalanuhan natin mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at mundo, na nanatili pa rin ang mga kinamulatang maganda at mabuting kalooban ng mga tao sa kordilyera. Isa sa mga napanatili natin ay ang pangangalaga ng ating kapaligiran sa pamamagitan ng pagtatalim ng mga puno, halaman at bulaklak. Ito ay isang kaugalian ng mga kordilyera na dapat manatili upang masaksihan pa ng mga susunod na sarili-lahi ang ganda at yaman ng ating kapaligiran. At sa panahon ito, ipakikita ang pagkakabuklot-buklot ng mga mamamayang Pilipino maging ng mga dayuhan upang masaksihan ang pagdiriwang ng panagbunan. Kaya, ang ating mga kaibigan mula sa Josepha Carino Elementary School, pinapakita ang pagkakaisa ng mga guro, magulang at ng mga kamag-aralang sinyal ng pamamagdubay ng kanilang punong guro. Pagbibigay suporta sa isa't isa sa lahat ng gagawin ng kanilang pangunahing minihin. Lalo na sa kabubuti ng mga mag-aaral. Kaya naman, iniingatan po ang mga mayayako ng mga bulakla na siyang pagbibigay ng biyaya at kagayahan, lalo na sa mga kababahan. Ladies and gentlemen, papakato natin ang mabibig entry number 5, Josepha Carino Elementary School. Thank you.
fire flexi. Dalawang beses ako sa dalawa. Kasi kung kanina pang third time ko, ay, bayad ko na rin, pero may discount lang. Pero di ko pa yung bilhin. Hindi po, gabi ko lang. Buwas ako rin siya. At baka rin. Pulis lang yung bayad. Yung lalaki rin siya. Kung yung lalaki, okay lang. Wala naman akong dalawang casket nila. Ito lang. Pag pure grass yan, maganda. Wala eh, bas. Ladies and gentlemen, for the final battle, competing entry number 5, Josepha Carino Elementary School.